Cathedral, di ba yun yung parang medical station pansamantala ng mga POJC members? Saan nilagay pala yung mga pasyente? At dumadami ba yung mga kumbaga nilalapatan ng medic coach? Ayun, yun, hindi ko alam, no? Kung saan ngayon nalipat yung medical center. Pero may kwento po ako dyan po. Ah, nasa clinic. Pero nung first day pa lang na sumugod itong mga ito, nagkaroon pa nga ng problema dyan. Dahil ipapasok yung mga nasaktan, naka-stretcher, ayaw nilang papasukin. Ganyan po ang patrimonyo itong mga ito. Nasaktan, naka-stretcher, ayaw nilang papasukin. So, ang nangyari dyan, nagkatulakan. Para bumukas, naka-human barricade sila. Naka-police barricade sila, pinaikutan nila yan. Pinula, kasi siyempre nga, kailangan makapasok itong mga ito. Kaya lang, ano sila talaga eh. Medyo maiitim ang puso. Kahit nga yung ambulance, pinahirapan nila eh. Tapos sila magpapasok ng ambulance. Pero yung mga nandyan ngayon, di ba shifting na sila na mga police? Kumusta naman po yung, kumbaga, yung mga police na nandyan, yung mga nadistino? Lalo nung unang araw talaga, ito yung intention, binabalikan yung kwento, pero napakamarakas kasi talaga nung unang araw, Coach Oli, no? At sabi mo nga, siguro sa mga panahon ito, medyo nag-die down, pero alert pa din po. Pero sana makita po ng kapulisan. Ayan, ito pala, nakikijamin din mismo, no? Ang ibang mga polis dyan, no? Na-apektuhan na siguro sila talaga, nakikita na nila. Oo, posible yan. Posible yung may mabago ang puso dyan. Sabi nga, di ba? Kasi, 24 hours yan ginagawa dito eh. Sa tagal namin dito, kahit alas 3 ng madaling araw, meron silang panalangin. Definitely, ako yung sa tingin ko naman, I'm very positive. Meron at meron mababago ang buhay dito. Kaya nga, itong mga nangyayari ito, posible nagiging blessing in disguise din. Yun na lang, siguro, tignan natin. Kami nga sa Romans 8:28, all things will work together for good, for those who love God and who are called according to His purpose. So, malay natin, may mabagong puso. Kahit man lang isa, tagumpay tayo. Kasi kung meron tayong mababagong puso from darkness to light, kahit isang tao yan, tagumpay na tayo. At sabi nga, di ba, nagse-celebrate ang langit pagka meron na mababago ang buhay. Yes, sabi so, nila nga, idinadala natin ko siya. Maging witness na lang din po kayo kung ano kabuti si Pastor. Na hindi naman kasi, kung di ko si Pastor mabuting ano, pinuno namin, nagiging ganyan po ba ang mga workers ng Kingdom Jesus Christ? Nasabi nga po ng mga violente, baka sa pagtulog ninyo, nilasan na kayo kung anong ginawa sa inyo. Mga kabosses, nasa sa atin, responsible lang magtanim tayo sa mga puso nila. Pero ang Diyos ang magpapalagay ito. So, nandito tayo ngayon sa Luma. Malay natin, di ba? Gaya na sabi ko, malay natin. Baka mamaya, makita natin yung iwan dyan. Nangyayari lang. Sumali. Kasi doon sa aking channel, marami na nagtatanong kanina kahit doon sa interview ko doon sa taga-isa sa inyong missionary. Doon sa comment section, ang dami nagtatanong, oy, sa Dubai, gusto ko pumunta, saan ba? Dito sa Abu Dhabi, saan ba? At paano ba maging member? May mga ganyan eh. May mga, siyempre, mabubuksan ang puso, nakikita eh. Alam mo, ang tao ay nakikinig sa bibig. Ganito lang ang sitwasyon na tao ay nakikinig sa galaw at sa puso. Dapat nakikita nila ang galawan ng mga pala POGC. Yan din ang magandang halimbawa kasi yan, sound check lang po yun! Handa na ba kayong yarigin ang liwasang Bonifacio? Pakikipag-isa dito sa Liwasang Bonifacio. Bagamat may kukunting ulan, pero hindi ito issue. Sa malaking issue kinakaharap ng ating bansa, tama ba? Mga kababayan, pang ilang araw na natin to?
Natinag ba tayo? Matitinag ba tayo? Mas lalakas pa tayo! Ahil araw-araw ay may iba't ibang revelasyon tayong nalalaman! At marami rin tayong ibubunyag ngayong araw para bigyang liwanag ang sambayan ng Pilipino! Kaya mga kababayan, maganda tayo dahil marami tayong mga tugtugin na talaga namang magbibigay kasayahan. Kahit itong ulan na ito ay paaalisin natin gamit ang pagkanta. Kaya tayo mga kababayan, mag-isa tayo at patuloy nating magbigay ng papuri at kasayahan.